welcome back to another episode of Earflakes, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation, rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenya. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflakes dahil ang nais natin ay magkaroon tayo ng 1 million hearing advocates or hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game kayo, game na rin ako, hit that subscribe button and notification bell and welcome to the show! Ang topic natin for today is bone conduction devices. Okay? So ito yung mga tipong since naggamutan na kayo, candidate na kayo for surgery dahil nga wala tayong income, wala tayong budget, ano pa ba yung mga posible nating intervention o pwedeng gamitin kung tayo ay merong problema sa ating middle ear or outer ear. Okay? So, para maintindihan pa natin lalo, explain muna natin yung mekanismo kung paano tayo nakakadinig. Okay? May dalawang paraan para tayo makadinig. Una, yung tinatawag nating air conduction pathway. Okay, ito. So, tatandaan yung ACP. Yan. Air conduction pathway. Your air conduction pathway is, kunyari, may vibration sa air molecules. O, dahil nga, may tunog na ganyan. So, yung pagpalakpak kung ganun, yung hangin sa paligid nun, eh, mababibrate. Eh, mapipick up ngayon ng ating tenga, yung ating outer ear, at i-deliver to sa ating middle ear. Okay? Yung middle ear, yung buto sa ating tenga, eh, i-concentrate yung tunog sa ating cochlea. Yung cochlea ngayon is itatransmute niya o papalitan niya ngayon yung mechanical vibration into electrical signal at dadaloy ito sa ating nerves o yung ugat tapos sa ating brain at yung brain ang mag-i-interpret as sound. Okay, so yun yung unang pathway. Yung pangalawang pathway is ang tinatawag nating bone conduction pathway na kung saan lalagpasan natin ngayon yung ating outer ear at ang ating middle ear or yung ating ossicles at direkta nating i-stimulate yung ating cochlea na nakabalot sa buto. Kaya nga bone conduction pathway. Okay, paano nangyayari yun? So, kung may tunog, kaya kung malakpak ako uli, yung pressure na yun, babangga ngayon sa ating ulo o sa parte ng katawan na kung saan ay may buto. In theory, ang sinasabi ng mga eksperto, dahil nga may vibration sa hangin, yung buto natin, ipapasa yun sa buto hanggang makarating ng ating cochlea. Kaya tayo ngayon nakakarinig. Okay? So, yung bone conduction pathway. So, ano-ano ba yung mga karamdaman na kung saan yung air conduction pathway natin ay impaired o may problema. Kadalasan, ito yung mga common na tinatanong natin dito sa channel natin. No? Kung meron kayong ear infection sa outer ear, ear infection sa middle ear, kung meron kayong discharge sa tenga, kung meron kayong perforated eardrum, okay? Kung meron kayong impacted cerumen o namuong tutuli, or kung meron kayong abnormal growth or benign tumor sa ear canal na kung saan yung daloy ng air conduction pathway nahaharangan. Okay? So, minsan sa atin, bumibisit na tayo sa ating ENT. Subalit, minsan yung gamutan, hindi tayo responsive. Posible kasi na yung naka-infect sa ating bacteria ay sobrang lakas na kahit yung malakas na antibiotics hindi niya na kayang gamutin. Bukod doon is, let's say for example, gumaling kayo at na-infect kayo uli and this time around yung na-infect sa inyo malakas na bacteria na naman, so hindi na ubra yung gamutan. And syempre, yung final resort natin is surgery. Now, kung hindi tayo keen to do surgery para matulungan tayong makadinig uli, gagamit tayo ngayon ng bone conduction device or yung tinatawag nating ad-ear. So, ngayon, i-introduce na natin yung ad-ear.
Yung ad here ay isang bone conduction device na binubuo ng dalawang parte. Meron kayong tinatawag na audio processor. Ito siya. So, hugis boomerang para kaliwat kanan, walang problema. At yung tinatawag nating adhesive. So, yung adhesive, ito siya. So, meron tayong isang bag ng adhesive. So, yung adhesive is yung disposable adhesive natin na nilalagay natin sa likod ng tenga o yung tinatawag nating mastoid. Yun yung nakabukol dito sa likod ng inyong tenga, no? So, para gawin to, una is lilinisin natin yung ating ear canal, yung ating mastoid ng alcohol swab or alcohol tsaka bulak. Okay? Siguraduhin malinis na malinis yung part na yon. Tapos, papatuyuin nyo. Okay? Pangalawa, ito, optional lang to, gagamitan nyo ngayon ng barrier film o itinatawag natin kabilon barrier film. Isa to sa mga ginagamit ng mga diabetics para isprayan yung area na yon. Ang purpose niya is para, dahil nga gumagamit tayo ng sticker, minsan yung balat natin naiirita. Dahil nga parating nadidikitan, tapos natatanggal yung sticker, kumbaga nagagasgas. Ito yung protection doon. Okay? Optional lang siya. Pwede nyo rin siyang hindi gamitin. Now, pag natuyo siya, gagawin nyo is kukuha kayo ngayon ng isang adhesive, ididikit nyo sa applicator. Okay, na ganyan. Tatanggalin nyo ngayon yung strip at ipapunch nyo ngayon o ididikit nyo ngayon sa inyong mastoid. So, makikita nyo, ito nagkabit na ako ahead of time. Okay, yan na siya, nakakabit na siya. Hayaan nyo lang siyang dumikit ng about 2 minutes para yung contact cement o yung pandikit niya ay dumikit ng husto sa inyong tenga. Ang sunod natin gagawin is, of course, since nakadikit na siya, i-activate na ngayon natin ang ating processor. Okay? So, yung processor natin, bubuksan natin ng ganyan. At ilalagay na natin yung baterya. Yung baterya is size 13 battery. Okay? So, maririnig nyo. Ayan na, tumutunog na siya. Okay? Ayan, i-create tayo ng feedback para marinig nyo na nababibrate nyo yung kamay ko para mag-create ng tunog. So, para ma-appreciate nyo palalo, so, ginawa natin, kumuha tayo ng paper cup. Okay? So, para ma-appreciate nyo palalo, didikit ko siya ngayon dito sa paper cup sa ilalim. Hello, hello, hello. So, medyo mas malakas yung feedback dahil nga kasi na-amplify yung sound at dumidikit siya o bumabalik siya doon sa microphone kaya nagkakaroon ng feedback. Pero pag kinabit ko na siya sa aking strip, so wala na kayong maririnig na feedback. Pero yung sarili ko, naririnig ko na mas malakas. Saka yung environment, naririnig ko na mas malakas. Okay? Unfortunately, para dito sa hair clip, alam nyo naman wala tayong buhok, hindi natin makakabit siya. So again, ito yung isa lang sa mga option na pwede natin gawin kung tayo ay merong problema sa ating outer ear and middle ear. At syempre, kailangan ng clearance galing sa doktor na ito lang yung ating option na pwedeng gamitin para makadinig kayo uli. Okay? I hope you learned something new today. This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell today. See ya! Bye!